What's up my dudes? Welcome to another video. It's been a while and medyo matagal-tagal na hindi na pag-upload ng live arena gameplay and dami kasi nating ginagawa and ayun nga, sa mga sumusubaybay, alam nila na umalis na ako doon sa scholarship ko kay Manager Patuts and I have my own team na and nagkamali ako kaya siya na agad doon screen kasi nasync ko agad so walang pa-suspense. Pag nandun tayo sa home screen, may kita nyo agad. So pa-suspense lang siya. Nasabi ko rin dong kung member kayo ng Discord, nasabi ko rin, kasi marami nang huhula kung ano yung team ko, nasabi ko rin doon na tong team ko na to, hindi naman talaga siya like ako yung gumawa. But rather, this is just an improved, in my opinion, theoretically, improved version nung ginamit nung mga, nung nakuhaan ko ng idea na to. So, tong team na to, basically is a double aqua, Dusk na team and it solves yung problem ng mga ng usual problem ng mga double aqua. So ipakita na natin yung ating team. So create tayo new team. Tantalaran syempre yung pangalan natin. Ayan. So ito na. Ito na yung una nating ang dusk natin. Tapos yung aqua natin, mid aqua at yung back aqua natin. So yan, papakilala natin sila. Wala pa silang pangalan. Pero, ayan. So yung front natin, merong sandal, goda, beach, tapos cattail. So alam na natin yan. Para sa mga, nung last season, maraming bugs. So kaya tayo maglalagay ng bug splat kasi marami pa rin gumagamit yan. Then it's a bug card. So malakas din talaga siya sa front. Tapos Goda, the usual, hindi tayo magnanako kasi this team is very aggressive. Very aggressive to. Tapos sa mid game, magsiset up itong dalawang aqua. Yun yung road to victory natin. So, destroy lang tayo. Hindi tayo magnanako. Talagang balugbogan, suntukan tong team na to. Tapos Beach, of course, pag inatake at nabasag yung shield, mas malakas tayo. At syempre, hindi tayo magkakaktus kasi mabilis yung plano natin. Mas mabilis tayo sa mga normal plant at dust. Tapos, cattail of course, para sa mga beast, sa mga bug, di ba? Draw card din yan. Tapos of course, ang super sikat ngayon na midline aqua. Arco, pang setup sa speed outplay. Nemo, of course, pang gain ng energy. Risky fish, of course, ito ibang ginagamit. Iba yung iba gumagamit ng Crimson Water. Ako, Risky Fish ang ginamit ko, of course, pang plus damage. Kasi, not necessarily naman na ito rin yung ipambabanat mo, but rather pang setup siya dito sa Scarab. Diba? So, sa Scarab, of course, yung ibang sumisikat. Sikat kasi ngayon yung mga Immortal Plant, diba? Tsaka yung AAB. So, para hindi sila makapag-heal, gagamitan natin sila ng Scarab, of course. Tapos yung likod. So, ito yung likod. Ibang-iba siya sa meta team ngayon. Yung meta kasi ngayon is Koi, the usual, Oranda. Ito yung Angry Lamb, tapos Buzzing Wind. Ito, itong Fragile. So, ang pinagkaiba niya sa meta ngayon is itong Buzzing Wind, usually scale dart to. Pure Aqua. Actually, hindi pure Aqua. Tatlong Aqua cards. So, Koi para sa out sa speed of course, tapos Crimson Water to, pero ako ginawa ko siyang Angry Lamb kasi yung shield, gusto natin yan sa 1-on-1. Buzzing Wind, usually scale dart to, and yung Oranda is Kuku. So, ba't hindi yun ang pinili natin? Mas gusto kasi natin, sumisikat kasi ngayon yung mga makukunat sa likod. So, naglagay tayo ng Buzzing Wind. So, theoretically, kaya natin may pagbalugbugan sa mga double plant kung sakali maganda yung setup natin. Okay? Kasi yung Fragile, of course, times 2 yung, yung nakukuha ng shield. So, yung mga matataas na shield, usually, kunwari, ang bawas nito is, let's say, sa aqua, kunwari, 140 to. Tapos, let's say, for unknown reasons or for whatever reasons, 200 plus yung shield niya. Isang tama lang yun ng Oranda na pang 140. Basta may Fragile siya, tanggal yun. Okay? So, yung Fragile, hindi naman siya dumodoble ng tama sa buhay. Rather, kukunin niya yung
enough damage para basagin yung shield, tapos yung excess tatama sa buhay. Ganun yung computation niya. Hindi siya tumatagos na parang 100 shield dahil 140 yung damage times 2, 280. Parang ganun. Hindi ganun. Yung iba kasi ganun yung iniisip. So, hindi siya ganun, ha? Kukunin lang niya yung exact na pan-damage sa shield. So, kung 100 shield, 50 lang ang kukunin niyang damage. Then, excess tatama sa buhay. So, yan. So, for sure, familiar kayo sa build na to. Nakita nyo to malamang kung follower kayo ni Elijah. Pero ang nakuha ang kunyang idea nito si AC Malakas. So, nanonood ako one time. Tapos sabi ko, oh, ang ganda nung setup niya. Sabi ko, kasi sinasagot niya yung problema ng Double Aqua na pag makunat yung kalaban, nahihirapan sila sa shield. So, dahil may buzzing wind, sinasagot niya. Tapos, yung improvement na nilagay ko dito is, of course, yung dust. Kasi usually, plant yung gamit nila. Sa akin kasi, bakit dust? Of course, dahil nga aggressive siya, usually, nakikita akong problema dun sa mga nakikita akong matches nila is, pag umatake ito, kunwari plant siya, pag umatake yung front nila, tapos dahil mabagal, usually nanonotern. So, dito, mataas yung chance natin hindi manotern kasi nga 40 speed tayo. So, mas mabilis tayo even sa mga iba pang axis usually na pang front, di ba? Usually kasi 31, 32, ganun yung speed ng mga yun. So, tayo 40 tayo. So, sure na makaka-atake tayo. So, yan. Eto, hindi ko pa siya nagagamit kahit kailan. This is the first ever na gagamitin ko tong team na to. So, sabay-sabay natin siyang aralin. Okay? So, yan. Tingnan natin. Nakikita nyo naman. Eto, lumang ano pa to. Lumang team pa to. Yan, ito pa yung lumang team kila, 19 days ago. Yung lumang team ko pa yan. So, ito, bago to. So, never ko pa siya nagamit. Ito, 1-2. Kasi hindi pa talaga ako naglaro simula nung nag-reset. Diba? 19 days ago pa ako huling naglaro. 2 weeks. So, malamang kalawang-kalawang tayo dito. Pero anyways, wag na natin patagalin. Tara, taga lang. Ayusin lang natin yung sounds. Okay naman. Let's go na. So, pagpasensya nyo na kung hindi ko pagamay, ha. Pasensya na. Ito yung first ever na gagamitin ko tong mga axis na to. So, okay. Ito, magnanakaw to. May pagharutan sa atin to. So, pwede tayo mag-pass, actually. Actually, pwede ko rin tong isa lang. So, pero nanakawan niya ako. Hindi mo na magkakattail. Waiting ako dito. Malamang sa round 2 tayo magkakattail. So, pass lang tayo. Ayun, nakakaw nga. Ay, hindi, 176. So, that's a hotbot. Alright. So, wala tayong, gumamit siyang dalawa. So, meron lang siyang 3. Wala na tong hotbot. So, ngayon tayo gagamit. Unahin natin to. Just in case. Tapos Arco, mag-Arco kaya tayo. Arco Scarab ang setup dito. Tuluyan na natin 'to. Okay, double Nemo. Wala pa rin beast, no? Wala pa rin beast. Ngayon lang hindi nabasag yung beach. Okay lang yan. Buhay pa rin. Hotbat ulit. Critical na nga. Unang-unang tumamang critical sa atin yan, ha. Risky. Mauuna tayo ulit dito. Pero no, nonsense eh. Nonsense na mauuna tayo eh. Oranda. Nako po. Buhay. Buhay. Di natin mapapatay. Ay, hindi tatagos. So, okay. May 7 energy siya ngayon kasi 5. Nag-pass siya. Meron siyang 3. Nag-double limo siya. So, meron siyang 5. Ay,
meron siyang natirang 1, meron siyang 3, gumamit siya ng 2, yung 5, 7. So ngayon, ang gagawin natin ay pabilis ulit tayo. Tapos saka natin babanatan ng 4 to. Eh actually, ito lang. Kasi babanat to eh. So magpapabilis lang tayo para may shield tayo mamaya. Ayun na, sayang kung may cattail sana tayo. No? Sarap sana nun kung may cattail tayo. Wala siyang ivory, napilitan na siyang matake. So ngayon, dalawa, tatlo yun natin. Kasi mag-heal siya dito. Mag-heal siya dito. Sige, yan na lang. Mali. Nagkamali ako. Ba't di ko binanatan? That inaapat ko na pala. Mali ko yun. Una siya. So, kailangan kong... Hindi, wala naman speed to. Mag-heal 200. So, pag nag-200 siya, patamain natin to. Ah, hindi. Mag-4 siya. Speed up. So, medyo delikado tayo ngayon, no? And let's go. I think magla-lastan, di. Sabi na magla-lastan, di. Pero okay lang, buhay tayo. Puno critical pa nga. First ever game natin panalo. Pero critical, grabe naman. Mali ako dun sa ano. Ang dami kong error dun. Yun sa speed buff dun sa arco, yung setup. That inapat ko pala yung isa dun. Tapos makapag-pass na lang ako ng makapag-pass. Kamali yung compute eh. Akala ko magtatatlong cards lang siya. Or akala ko... Nagkamala at di ako nag-speed up muna. Ano, pero okay lang. Panalo tayo. Part of learning. Oof. Wala. Hindi maganda yung bunot natin sa dust natin. So, pass lang tayo. Aray. Hindi ka maagit ng energy dyan mo, dudes. Ginawa mo. Sayang disguise niya. Isang plant card lang dapat ginamit mo. Teka lang. So, meron siyang 5 ngayon. Kung meron siyang 5, pwede. Baka sakali mag-last stand. So, unahin natin to, then to, then to. Baraging ko kaya. Fuck. At binarag ko. Maka-draw tayo isa. Huwag ka na mag-critical, no? Okay. So, hindi tayo mamamatay kasi ano lang yan. 2 cards. 2 energies. 2 energies. Swell ko ba to? Parang pwedeng isugal ah. Ipa-fragile natin siya. Ayun, sugal na nga. Tatagos pa ata. 44. Balik ano lang siya, balik taya. Yun, nag-last stand pa. Kamali tayo ng compute doon. Ito lang. Gumamit lang siya ng 44. Carrot hammer ba yun?
Hindi ko napansin yung parrot hammer. So, let's say, ganyan. Ito na lang pala. Yan, para una tayo. Okay, ginive up na niya. Buhay ata ito. Ay, hindi. Patay ito. Sayang kung meron akong ano. Wala, magpapas na lang ako. Magpapas na lang ako dito eh. Eto oh. Para may gain energy ako, tapos bawas ka. Sorry. May bawas ba? Bawasan lang natin siya ng ano. Wala na siyang energy. Kung may mag-critical man. Okay. Ito na. Ayun. 2-0. 2-0 tayo ngayon. Ang dami pang error. Dami pang error. Dami pa natin kailangang improve. Pero doing good. Doing good. Doing good yung lineup. Tsaka mabilisan lang siya ngayon, no? Bilis na ng laban natin. Oof. Ito na naman. Wala. Oof. Naming 1, 2. Dalawa atake. Scarab is range din. Kagawin ko dito. Pwede ako mag-pass eh. Alright. So, ganun pa rin. 5 pa rin siya. Goda tayo dito. Godachi. Babanat na kaya ito. Yung gawin natin. Ayun na. Bumanat. Nako po. Ay, mali ako. Mali ako. That, eto, nakalimutan. Di expect na banat to. Critical. 2 energy siya ngayon. Okay, 2 energy siya ngayon. Critical. Pwede ko mag-pass, actually. Baka kasi mag-watering kanto eh. Hindi, okay lang din pala. Ginive up niya. So, meron siyang 4 energies. Yun. 4 energies. Alright. Pwede ka itong i-buzzing wind lang. Ito lang. 4 energies. Activated din ta after round 4. So, hindi pa ako kayang patayin ito. Buzzing wind lang natin. Sakali mag-pass. Diba? 6. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ay... Baliktad. Papabilis tayo. Then, scarab. Tapos, babanatan natin siya ito. Oranda. I think enough to para patayin ito. Kunat. Pero kaya ata. Pag sinagad ko na. Di rin pala. Mali. That sinagad ko. Ay, hindi. Namatay. Namatay siya. So, meron siyang 4. So, ito yung lakas nito ngayon, no? Buzzing wind natin to. Sige, buzzing wind. Tak. Double koi. I think ito okay ito. Kasi magda-double cactus lang naman siya doon. Para malakas yung damage nung kumabuhay pa siya.
malakas yung damage natin next time. Kung mapubuhay siya. Walang scarab eh. Nart. Boy ata ako. Last stand. Hindi na. Okay. Yan. Taas, lakas, pero basag pa rin yan sa orante. Yan yung lakas ng fragile. Oh. Diba? 188, isang fragile lang. Ito sa awang shields, mga dudes. So, 3-0 tayo ngayon. Tuloy lang natin. Oof. Termy. What's up? Pwede. Wala naman backdoor kasi to. Sayang to rep. Bug. Atake kaya to. Hindi tayo magka-cattail. Huwag tayo magka-cattail. Mamaya natin gagamitin yung cattail. Yan. Oof. Kikilos na kaya to. May heal eh. So, i-scarab natin muna siya. Scarab muna taas to. Isa lang. Just in case hindi kumilos to. Maubuhay tayo. There you go. Scarab. Butas pa rin. Tatamaan pa rin siya. May bawas pa rin. So, diba? isang shield lang. Ay, isang fragile lang. Yun, draw card. Like it. So, meron pa rin siyang 4 kasi nabasag natin yung ano niya. Susugal pa ba natin ito? Susugal pa ba tayo? Ito na lang. Yun lang. Nag-let go. Okay lang. Ngayon, 3 energies. May 5 energy siya. Hindi. I-let go pa ba natin ito? May minus attack kasi ito eh. Nakita ko na siya mag-insectivore tsaka isang heartbreak. 6 cards. Yun. Lunch. Okay. I think patay. Hindi pala mamamatay. Okay lang din pala. Kamu na mamamatay. Para mag-draw ka pa. Yan. Tapos mauuna yung birdie pie ko. Lunch. So may 3 energy siya actually. Ito na lang, oranta. Wala na tong shield eh. Nag-double lunch na siya eh. So insectivore. Outbreak. Patayin na to ng 1 card. Tapos one-on-one na lang kami nito. Ay! 30. So, that's an allergic reaction. Okay. So, ano mangyayari ngayon? Paano natin kukontra yun ang kapwa natin, Terminator? So, machachamp niya ako. 2. Magpo-full shield kaya ito.
Hindi. Pak. Pag di siya nag-full shield, eh di mali ako ng zero cost. Pag nag-full shield siya, okay, tatama lahat. Yan. Hindi mo maunahan, madudes. Kasi makukuha ko na ulit sa pang buzz wind. Ha? Yan. 3 cards lang muna tayo. Hindi, nag-2 cards lang siya eh. Nag-2 cards lang siya. 3 cards lang tayo. Hindi ko mababasa. Babasagin ko. Pag nag-140 siya, hindi ko mababasa. Mag-140 ka. Ay, patay. 115 lang. Basag ata to. Ah, wala siyang, ano? Wala siyang sticky ko. Dat tinuto ko na. Wala siyang sticky. Okay. Panalo ata siya. Kamali ata ako. Ay, hindi. Kala ko nagkamali ako ng pagkakasunod-sunod. Alright, pasensya na. Kaibigan Termi. Ako'y muna isang traitor. So, that 140. That pala magkasunod na ano yun. 139 lang pala ang puladong... 139 lang pala ang pulado na angry lam doon. 50% ang angry lam, di ba? Tingnan nga natin. Oh, 150. 139 lang pala yun. So, kung nag 145, dapat pala dalawang magsunod na angry lam. Yun yung mali ko. Alright. Let's go. Ganun pala. Okay. Lavi. Oof. Pwede yan. Yun, bumanat. Basagin mo. Sabi ko lang basagin mo kasi sinabi nila, asan ko hayop ka. Lang yang yun, nag-critical. Sira ulo. So may 3 energy siya kasi nag-critical siya. Dali natin sa bilis to. So, dito lang muna tayo. Cattail. Alright. Yan, draw card. Yan. Tatagos ba? Tatagos. Aray. Hot bat, walang bibig. Aray. So, wala akong risky. So, 3 energy siya. Bumanat. Meron lang siyang 2. So, ito lang muna tayo. Hindi, baliktad. Sampal pa ilis, scarab. Tapos, unahan natin to. Mauunahan natin to. Eh, itong problema natin mamaya. I think let's go. Alright. Sampal. Pabilis. Yun lang, nag-last stand. Alright. No choice tayo, kundi sampalin natin to. Tapos magti-trigger. Tapos bubuhusan natin to ng 3 cards. Nag-revenge arrow lang to, dalawa. Ah, hindi. Revenge isang nut. So, mataas pa yung 7 cards. Wala to. Hindi ma-produce to ng 100 plus shield. Kasi ang card lang niya, malamang sinister nut. So, 60-80. Ah, sinuko niya. The last stand yun. The last stand yung beast niya. Tama ba? The last stand to. Ah, hindi na pala. So, 5. So, ang gagawin natin sa'yo ay ikaw muna ang babanat, my dudes. Alright. Gaganyanin lang natin. Ipon tayo dito. You know, 164. Isang tama lang yan ito.
Wabags, tanggal. Diba? Bumabaon eh. Wala kang heal. Oops, hindi na debuff yan. Okay na, nagamit ko na yung isa pa. Pwede ako magpass. Pwede ako magpass. Wala siyang heal eh. Alright. Malimutan niya to. Okay. So, eto tayo. Tapos pag tinamaan tayo, di angry lam natin mamaya. Tanggal. Diba? Napakadaya. Napakadaya ng fragile, di ba? 200. Yun yung kaya gustong-gusto ko tong build na to. So, kahit immortal plant o kahit sino pakatapat natin, ang hindi ko palang nasusubukan sa God Rep, yung God Reptile, hindi kasi natin, hindi ko pa kabisado yung reflect damage. Kasi ang sure ang papatay sa atin doon yung reflect. Tsaka yung tiny dino. So, yun yung mga magiging problema natin pag-akit ng lot ng ranking, no? So, yun. So far, 5-0. So, goods na goods tayo dyan. And, ayun. So, sa mga gustong gumaya, I think magkano bili ko dito? Nasa 30K. Binili ko to nung mababa yung ano eh. Nung mababa yung SLP. Inunti-unti ko siya. Kasi ang pinamahal dito nung panahon na yun. Eto, itong... Kano ba kuha ko dito? Sa tao kasi kinuha ito eh. Sa kaibigan ko. Ito. Ito, wala siyang, parang 4K ko lang ata bilhin nun kasi during that time, nasa, walang $100 eh. Basta mababa siya. Yun yung panahon na itong Scarab ni-nerf. So, nung ni-nerf yung Scarab, sabi, uy, gagana yun ah. Bumili ka agad ako ng isang ganto. Kasi, alam kong hindi nila ewan ko, matakas yung pakiramdam ko noon na hindi nila i-stay na true debuff yung Scarab. And kaya naisip ko na may chance ang magmura. Tapos mag-e-spike din sa dulo. Ngayon nata nasa 100 na ulit o tato. Basta wala siyang $100 na 90 something, 95 ganun. So parang natawaran ko sa kaibigan ko nung around 4K, 4-5 tong Aqua Mid na to. Tapos, ito, one, during that time, $120 ata ito, $130. So, nakuha ko siya ng mga nasa around 6K. Sa ganun, 6K, 7K. So, basta itong dalawang to, less than 15K ko nakuha to. Tapos, ito yung pinamahal. Nasa $300 siya nun. So, overall, parang nasa pumapalo rin siya ng mga around 25 plus 20, nasa almost 30 tong tatlo. Ito nagmahal to kasi sumikat. Yun talaga yung ano ko noon. Yun yung hinihintay ko noon na yun sinasabi ko sa inyo na wala pa. Yung gantong kasi yung una na buo na ganto, plant ata sila 1437 yung bumuo nung yung nagbreed nito. So wala pa akong maitang dust noon. So yun yung hinihintay ko. Ito yung huling-huli ko nabili kasi naghintay pa akong may mga magbreed ng dust. So, yun. Ayun ang kwento nito. So, ngayon, ayan. So, nakita nyo naman, 5 straight wins. Ayan. Wala na yung mga lumang record natin. So, ayan. 5 straight wins and nasa, ano tayo ngayon? 1286. So, ubusin ko lang itong 20 energy. Then, tingnan natin na saan tayo matatapos ngayon. Tignan ko lang kung mauubos ko. Ayun. So, yan. Naglaro-laro ako ng ano. Dalawang, tinignan ko lang yung mga skills. Naglaro ako ng ano. Ayan, ng adventure. Kaya baka may magtaka sa inyo. But level 2 yan. Ayan, naglaro ako dalawang game. Nung panahon na kakapasa, hindi, parang nag-iba na pala yung rule na parang pwede na siya. Kala ko, kailangan maghintay bago may makuha. So, naghintay ako 24 hours. Tapos nilaro-laro ko lang siya na kahit wala akong makuha. Laro-laro lang ako. Pindot-pindot. Ayan. Tapos tinitingnan ko lang yung mga skills nila. So, yun. Ito na yung bago nating team, dudes. And dun sa mga yun nga, sa mga gustong gumaya, ito yung papaita natin. Stats niya. Ayan. Explain ko lang din pala para dun sa mga gustong bumili rin ng gantong team. So, maximum, ano tayo? Maximum health, of course.
Ayan yung pinaka-maximum na health. Ano yan? Yung tenga tsaka mata niya, plant. So, maximum health. Bakit 56? Kasi may dalawang beast bug na hindi plant, no? So, itong dalawa, nagbawas siya ng health, of course, and it added to our speed. So, ayan, 40 speed, 56 health, yung dusk. Tapos, ang cards is, of course, cattail, beach, goda, sandal. Just in case, again, may gusto mong gumaya, no? Then, dito sa mid, of course, tenga, mata, aqua. Make sure nyo na aqua parehas yun, ha? Mas mura kasi yung bird tsaka aqua. Yung tenga mata niya, either bird, aqua. Mas maganda yung parehas aqua kasi mas mataas yung health. Hindi mo naman kailangan nung skill nito, eh. So, yun. Ang skills is, of course, Nemo, Arco, Risky, tsaka Scarab. So, again, parehas aqua ang pipiliin nyo, ha? Same din dito, parehas aqua, yan, 45. Kasi kapag hindi nyo inaqua to, I think nasa 43. 43 ata yung health. So, mababa yung health. So, sa 1D1, medyo delikado kayo. So, mas mahalaga yung pure. So, tenga, mata, plant, tenga, mata, aqua, tenga, mata, aqua. Okay? So, ayun. Yun na yung bago nating team. And sana nag-enjoy kayo sa... wala na nga palang quest. Sa ano natin, sa comeback video natin. And ayun, maraming salamat and happy MMR and SLP grinding, my dudes. And again, bago ang lahat, bago matapos ang lahat, maraming salamat sa mga naghintay. I know it's been a while and marami sa inyo yung talaga naghintay ng bagong videos. And ayun, dun sa mga tao sa Discord, pasensya na kayo, sobrang dami ko lang din talagang ginagawa. Susunod ko lang i-announce, of course, yung project na win-workout ko. Tinatapos lang namin and we're just cleaning things out. Then, i-announce na namin yun. And ayun, maraming salamat, of course, dun sa mga moderators, sa mga terminators ko na became the lifeline of the Discord channel habang wala ako. So, maraming salamat sa inyong lahat. And ayun, happy MMR and SLP grinding, my dudes. Bye!